mainit po ang panahon, pero mas mainit po ang pag-ibig ng Diyos. Mas mainit po ang pag-ibig at presensya ng Panginoon na nais ang ipadama sa ating lahat. Come on, let us not waste this moment. Let the presence of God, oh hallelujah, fill our hearts, dwell in our lives. Let us not waste this opportunity. Let us not waste this opportunity to be in the presence of God. Hallelujah. We lift you up in our praise. Jesus, we enthrone you. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us. Standing here in the midst. We want nothing less but your glory, O Lord. We want nothing less but your presence. We want nothing less, O Lord, but your very presence and power in this place. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. As we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Jesus, for he alone is worthy of our praise. He alone is worthy of our adoration. He alone is worthy of our worship. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Of our praise and worship. And on this day, O Lord God, we continue to surrender our everything to you. We forsake everything. We forget everything. And we focus our mind, our heart, our attention unto you, O God. Whatever revelation, ano man ang kapahayagan na nais mong matanggap namin, maging malaya ka, Panginoon. Kumilos, gumalaw. Make yourself, O God, be felt in this very, in this place. Make your glory and power, O God, dwell in our presence. Dwell in this place, O God, in the name of Jesus. At hayaan mo, Panginoon, ang lahat ng hadlang distraction ng kaaway ay hindi makapanaig sa lugar na ito. Father, we commit to you everything. Let your power, let your glory, let your Holy Spirit come, O God, and be free to teach us, to touch us, to dwell in us, in the name of Jesus. Father, we seal this place with the blood of the Lamb. We seal this place, O God, with your power and with your anointing. And Lord God, let the blood of Jesus freely flow in our midst. And let the Holy Spirit teach us, O God, unto all truth. Maraming pong salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, palakpakan na po natin ang malakas ang ating Panginoon at tayo po'y makakaupo. Ayan.
Ayan, ang gaganda. Alam niyo po ba na kayo punong-puno ng glory? Kayo po ay nag-meaning-ning. Hallelujah. Napaka, sabi ko nga kanina, ang init ng panahon, pero mas mainit po yung pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Amen po ba? Amen. At mas mainit po ang pag-ibig din niyo sa ating Panginoon. Yes, it overcomes everything. Amen. So, bago pa ang lahat, nais ko lang magkaroon muna ng konting exercise. Sino mayroong mga ball pen dito? Taas ang kamay. Yan ha, requirement natin yan. Na magkaroon tayo ng ball pen and Bibles and notebooks. Okay, so magkaroon lang tayo ng konting exercise before I proceed to my teaching or topic. So, meron ba kayong mga ball pen? Notebook. Yan, yung mga walang ball pen, Sister Daphne, i-distribute mo nga yung mga papel na yan. Yan, so, kung meron kayong notebook, sa notebook nyo nilang ilista. Yung mga walang notebook dito sa papel, sabihin nyo kay, eto, sa ating mga youth ministers, kung wala kayong mga papel, ayan, bibigyan nila kayo. Okay. Ngayon, sa papel na iyan o sa mga notebook nyo, maglista kayo ng 1 hanggang 10. List down 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Tapos na? Yan. Very good. So follow the instructions. Okay, list down. Ito, after listing down 1 to 10, list down the things that are most important in your life. Okay? From numbers 1 to 10, rank them according to importance. Iranggo nyo sila according sa kung ano yung pinakamahalaga, number 1. Susunod na mahalaga, number 2. And so on and so forth. Okay? Sige. Start na po. Isip-isip. Ano ba yung mahalaga sa buhay nyo? What are the most important things in your life? List them down. Okay? According to importance, according to rank. Number 1 being the most important and number 10 maybe being the least important. Okay. Introspect. Ibig sabihin is, tingnan mo buhay mo ngayon. Look at your life now. What are the things that are most important to you? Maybe nasa iyo na at pinapahalagahan mo. And you are taking care of it so much. Or wala pa but it is your goal to achieve and it is very important. Maaring hindi mo pa nakakamit but it is your goal. Okay? It is your life goal. And that's why it is your priority. Because someday you want it, you know, to fulfill in your life. Mahirap ba? Pastor, you know, binibigyan mo kami ng exam. Hindi, madali lang yan, di ba? Come on. Look at your life. Look at the people of your life. Look at the things that you are doing. Tingnan mo yung mga bagay na ginagawa mo ngayon. What are the most important things in your life? Pag wala kayong ballpen, hiram nyo. Pagkatapos yung katabi nyo, hiramin nyo nga. Si Sir, pahiram ka mo. Tapos, isulat nyo. Okay, so, siguro, I'll just give you more, 3 minutes. Siguro naman kaya na? Okay, 3 minutes. To think of the most important things in your life. List down the most important things in your life. Rank them accordingly. Rank them according to importance. 1 being the most important and 10 being the least important. Okay na po? Parang nahirapan kayo bigla. Ang dami kasi. Sige, ilista nyo. Kung more than 10, di okay lang. Kung 5 lang yan, it's okay. Basta magkaroon kayong listahan ng pinakamahalagang bagay sa buhay nyo ngayon na pinapahalagahan nyo. Tapos ha? Kulang pa? Sige, kahit 5 na lang.
Pito. O, kahit pito na lang. Sige. What are the most important things in your life as of this moment? List down. Pwedeng nasa iyo na at pinapahalagahan mo. Or pwedeng wala pa sa iyo at yun ang gusto mong makamit. Okay? Tapos na ba? Pagkatapos si gather mo nga, Pastora Duff at saka ano? Pa? Kahit wala ng pangalan. Kung gusto niya lagyan ng pangalan, okay lang din. De, kung may mga notebook kayo, hindi ko naman po kukunin yan, pero kung gusto nyo rin i-resign, oo, sige. Pero yung mga nag-distribute na papel, kukunin natin. Bigyan nyo to, pakipahiram ng ballpen si na, ano, sister, oh. Gusto nilang magsulat, wala lang silang ballpen. Sige, sulat na. Okay? Sige, last 2 minutes. Finish or not finish, pass your paper. Corrected by. Tapos na po? Ayan. Sige, simulan na natin. Bigyan nyo nga na ano si Pastor Jury. Ayan. Willing naman siya. Sige po, nang mic, aabot kayo doon. Ano pa yung mga things, mga gamit o mga bagay na mahalaga sa atin? Siguro naman, ano, simpleng tao lang ako. Ito lang ang gusto ko, of course, no? Siguro bagay na gusto ko, number one, lagi akong may Bible, cellphone, of course, car. Kailangan natin, di ba, pag pumunta tayo sa ganitong lugar, Bible, kailangan natin. Bible, cellphone, car. Money. House, siyempre, kailangan maganda din yung bahay natin para presentable. Amen po? House, pwede ba, taging yan? Of course. Accessories like gold, wala pa ngayon, pinapangarap pa lang. Amen po? Accessories and gold, sabi ko dito. And then, of course, pagkain na kailangan natin araw-araw lalo sa ating pamilya. Kasi pag wala tayong pagkain, ang tingin ng mga anak natin sa atin, litson na. Pag wala kang inahain sa lamisa, ikaw nga naghahanda, litson ka na sa tingin nila. So, kailangan natin din ang food, clothes, of course, at saka, ako mababaw lang kaligayahan kung magandang slipper, gusto ko lagi yon. Amen po, yun po ang 10 slipper. 10 things po para sa akin. Thank you. Okay. Sa kapwa, pang-apat, pagtupad ng mga pangako. Halimbawa, nung magbigay ka ng tithes, offering, gano'n. Pag-ayuno sa araw ng, katulad ng araw na ito, pagsimba sa araw ng sa pagsamba tuwing Linggo. Tapos, yun. Panghuli ko, yung mag-imbita ka sa mga kaibigan mo o kapamilya mo. Yun lang. Okay. Yung Biblia ko kasi yun lang yung doon lang ako kumukuha ng lahat eh. Yung Bible, yung salita ng Diyos. At pangalawa, gusto ko rin yung knowledge and wisdom talaga na nagagaling sa Lord. At sunod, importante yung family na mayroong love, harmony, and ano, happiness. Kompleto. At next, ang importante, cellphone. Kailangan po kasi para sa ating church, sa kung ano yung mga schedule. And then, sa family, then yung next, yung house and lot namin, and kompletong kagamitan, syempre, kailangan po naman natin lahat ng, kailangan naman lahat natin yung mga bagay na yan, syempre, yung kotse, yung bahay. Kasi, di ba ba, parang normal naman talaga. Tapos, syempre, yun nga, yung pera, but not love for the money. Magkaroon lang na maraming pera para sa ating para sa mga mabubuting gawa. And then next sa family pa rin na always together
serving God, doing good, and ano, loving your ano neighbor, yung sa pagmamahal sa kapwa. And then pinakalas, hindi ko alam kung 10 na yun, marami naman po eh, gusto ko mga bagay na ginagawa ko para sa Lord, ginagawa ko sa church para sa Lord. Kahit paglilingkod sa mga lingkod ng Diyos o ano man ang meron ako, maibigay ko para sa Lord. Yun po. Hello. Marami po sa atin aligaga. Follow up dito, follow up doon, evangelize dito, evangelize doon, prayer meeting dito, prayer meeting doon. Masyado tayong busy sa ministry at blessed na blessed ang mga kapatiran. Naku, napaka-committed ni sister, napaka-dedicated, nakaka-blessed. Pero tingnan mo, wala yung personal presence, personal devotion sa Panginoon kasi masyado busy sa ministry. Amen? Hayo ng hayo, wala nang pagkakataong makipagniig sa Diyos. Amen? Iba po yung nakikipagniig ka sa Diyos, iba po yung nagiging busy ka sa ministry. Amen? It's different when you are busy with God and you are busy with the ministry. Naunawaan mo ba natin? So, ang ibig po sabihin ng Diyos, yung personal devotion mo sa Panginoon. So, purihin nga ang Panginoon. Kasi pagka persado tayo mag-personal devotion, wala kayong magawa. Kinalambag kayo kanina, di ba? Ang galing nun ang alampag sa atin, di ba? Kaldero pa. Para gisingin tayo, hoy, mag-personal devotion na kayo. Amen. Pero pagbalik nyo sa mga bahay-bahay nyo, wala nang mga ngalampag sa inyo. Magde-devotion pa rin ba kayo? Amen. Mag-suspend pa rin ba kayo ng time sa Panginoon? O dito lang, kasi merong nagpupwersa sa inyo at ginigradean kayo at may premyo kung sino yung magaling mag-personal devotion. But this is just a glimpse of what is supposed to be, you know. What is expected of a Christian? Pag-gising mo sa umaga, ang una mong ginugood morning at una mong binabati at una mong kinakaniig, hindi yung asawa mo. Amen? Hindi yung anak mo, hindi yung lutuin mo. Amen? Kundi ang Diyos mismo. The first thing that you greet early in the morning is not your wife or your husband. It should be Jesus. It should be the Lord. Amen? That is dwelling in the presence of God. That is dwelling in the presence of God. Okay, ituloy po natin. Another alternate definition of idolatry is making a good thing an ultimate thing. Lahat ng kaninang nilista natin, these are all good things. I'm not saying that these are bad things. Family, money, clothes, food, water, mangga, saging, friends, basketball. These are all good things. But if you make these good things the ultimate things in your life, then there lies the problem. Doon na nagkakaproblema. Kapag yung mga good things sa buhay natin ay nagiging ultimate sa buhay natin. Nagiging ultimate na we can forsake God, we can forsake our time with God just to be able to accomplish all these things. Amen? And if that happens, God, hindi mananahimik ang Diyos. God will rebuke you, God will punish you. Because God is a jealous God. Amen? So, hindi lamang po yung idolatry ay meron tayo, kasi tayo lahat halos dito born again na, di ba? We have forsaken graven images. We don't idolize graven images anymore. We don't bow down to them, we don't pray to them. We used to do that, and people are still blinded that they are doing that. It is Lenten season and many people are out there, you know, carrying the cross and crucifying themselves on the cross as if telling Jesus, you did not finish it 2,000 years ago. Amen? And I'm going to finish it now. And so, there are some parts in our country that are still practicing that idolatrous practice. Yung pong nagpapapako sa cross. They crucify themselves on the cross as if they can finish what Jesus has started 2,000 years ago. But that is an idolatrous practice. So yun po ang nais sa atin ng Panginoon na ipaliwanag. Okay, sabi sa Romans 1:25. Okay, serve not the creature but the creator. Some people have this kind of mistake. Masyadong ina-idolize natin yung mga bagay na nilikha sa halip na yung lumikha. Diba?
We worship the Creator, not the Creator. But God wants us to worship the Creator. He is the ultimate. Wala tong mga bagay na to. Amen? Kung wala ang Diyos. Everything is from God. The very air that you breathe, the very water that you drink, the very food that you eat. Amen? The very life that you have. Everything comes from God. And so God deserves that spot in your heart. Amen? Solely. Solo. Solo. Wala. Sabi niya, you shall have no other gods before me. Amen? Let us not make this our little gods. Amen? Let us not make this our biggest mistake. Amen? That to make these good things our little gods. Amen po ba? Amen. Ngayon, if we will continue on, sabi ko nga kanina, idolatry is not just about statues or graven images, it is a matter of the heart. Okay, sa Ezekiel chapter 14, verse 1 to 8, if we read the context, the story, the priest, the elders of the Israelites requested God for something. But they have set up idols for themselves, and so God rejected them. Okay, if you are requesting something from God, but in your heart, you have idols, you have different priorities, God will reject your request. Because some people, they even are bitter before God. God, I've been praying for this like for ages. I've been praying for 10 years and nothing has come out of these prayers. I've been fasting, praying, fasting. Pero hindi natin nakikita that if you look inside our hearts, there are some things that need to be corrected, that needs to be checked. And that is idolatry. Because idolatry is an abomination to God. And I repeat, idolatry is not just worshiping graven images. Free na tayo dun eh. But maraming Kristiyano still practice idolatry. Amen po ba? Amen. Ngayon, what are these idols? Let us identify each one of them. Okay? What are the idols of the heart? Aside from mga binasa na natin kanina, what are the different idols of the heart? Okay, number one, if you are listening, these are the idols of the heart. The idols of the heart, number one, pride. Isaiah chapter 2, verse 11. Sabi ko, bakit kaya of all the different idols, number one ang pride? Di ba? Bakit kaya number one ang pride? Isaiah chapter 2, verse 11. The lofty looks of man shall be humbled, and the haughtiness of man shall be bowed down, and the Lord alone shall be exalted in that day. Okay, because people with pride don't believe that they need God. Pride is the number one idol of the heart because it is something that echepueras God in our lives. Ito yung nagsasabi sa atin na, oh, hindi ko kailangan ng Diyos, I can do it. Amen? I can be wealthy, I can be, you know, kaya kong ma-achieve lahat to, I don't even need God to achieve all these things. And pride is the greatest enemy of all. Amen? Once you reject people telling you to live your life the way it should be lived, that is pride. Amen po ba? That is pride. And many people don't even know that they have pride. Amen? Hindi nga nila maamin na meron silang pride. Pag pinagsabihan mo, hindi. Mali ka, sister. Amen? Hindi nila matanggap ang correction. Hindi nila matanggap. Pag pinagsabihan mo, batapang pa sa'yo. Amen? Pag pinagsabihan mo, hello? Alam nyo ba na ang pinakadakid, ang pinaka-greatest example of pride is Lucifer himself, Satan himself. Lucifer started out nice and good. Amen? He was the choir master in heaven. Amen? He has the greatest responsibility of worship. Siya yung nag-lead ng choir sa heaven, worshiping God. But when pride entered Lucifer's heart, the downfall came. So is with many Christians. So is with many leaders. Amen? When pride enters our heart, that hindi na tayo nakokorek, hindi na tayo tumatanggap ng instruction and ng correction, that is the beginning of our downfall. So pride, number one, sa idols ng buhay natin. At ang nakakalungkot nga, hindi nga natin alam na may pride tayo eh. Hello? Meron akong isang kaibigan. Pag nagkwento yun, akala mo talaga yung electric pan number 3.
Laging gano'n, kaya tawag sa kanya, eto na naman sa electric pan. Sabi ng mga barkada naman, kasi hindi niya alam pag nagkukwento siya, ang yabang-yabang niya. Hindi niya alam. Kasi natural na ngayon. Amen? Eh wala namang makapagsabi sa amin na, alam mo bang yabang mo? Kasi naiyaring kami. Ganyan, ganyan tayo kung minsan. Hindi natin alam na meron tayong pride sa puso natin. That we don't allow ourselves to be checked, to be corrected, because we think that we are good. Kaya natin. We don't need God. Okay? So, wag po natin i-follow si Lucifer. Lucifer fell from the grace of God, from the presence of God, because of pride. Sabi niya, kaya ko rin yan. Kaya ko pang ang mas taasan ng Diyos eh. Amen? And so, what did he do? He rebelled against God. And when he rebelled against God, okay, one-third of the angels of heaven, lahat sila pinatapon sa lupa. Okay, that's number one. Number two, bilisan natin kasi 10 to eh. 10 idols of the heart. Number two, lust. L-U-S-T. Lust. Okay. Anong, what is lust? Lust is Matthew chapter 5, verse 27 to 28. Thou shall not commit adultery. But I say unto you, whoever looks on a woman with lust in his eyes, with lust after her, hath committed adultery with her already in his heart. Akala natin, we thought that lust and adultery is when you, you know, when you go with somebody who is married and then, yun na nga, pakikiapid. Diba? Akala natin yung nangaliwa ka, nagkaroon ka ng ibang babae o ibang lalaki, yun ang adultery. Pero matindi ang description ng Bible. The Bible's definition of adultery is grabe. What does it say? If you look at somebody with lust in your heart, with lust in your eyes, that is already adultery. And it is something condemnable. Amen? And for many, this is their fall, greatest downfall. And nobody's exempted with this. Huwag mong sabihin, oh, I'm a man of God. Man of God na ako, hindi na ako magfo-fall dyan. Alam niyo po ba na maraming man of God ang nag-fall dito? And I can enumerate, you know, these great men of God who have this great worldwide ministry and who have fallen not because of, hindi dahil nag-fall sila sa kung anumang bagay, nag-fall sila dahil sa babae. Mababalitaan mo na lang, huy, nag-divorce na si ganito, si pastor ganito, tsaka si pastor ganyan. Ha? Di ba bawal ang divorce sa Bible? Pero may mga pastor na nagdi-divorce and they justify it with all the justifications that they can get. Amen? But the Bible does not condone divorce. Amen? And the Bible does not condone adultery. Eh, kasi naman, si pastor ganito, ano yan eh, hindi na kasi sila nagkakasama ng ano niya, asawa niya, pag nagmi-ministry sila, lagi niya kasama, yung secretary dala niya, lagi niyang kasama. Kaya isang araw, sila na ng secretary niya. Amen? Hiniwalayan na niya yung asawa niya. Amen? Pero itong man of God na to, pinupuno yung buong araneta, binabali yung mga crutches, pinapalakad yung mga pilay. Amen? Mga nakalagay sa mga stretcher, pinapabangon. Amen? Naka-wheelchair, pinapatakbo. And this is an anointed man of God. Amen? But yung kanyang pagiging anointed, walang sinabi nung nag-fall siya sa secretary niya. Hiniwalayan niya yung asawa niya. Dinivorce niya yung asawa niya. Inasawa niya yung secretary niya. Why? Because lust is one idol of the heart that if you are not aware, pag hindi mo binantayan ang puso mo, babagsak ka kay isang ordinaryong Kristiyano ka o isang man of God ka pa. Amen? This does not choose. Walang pinipili ito. Binibiktima nito kahit sino. At ang nakakalungkot, ang daming great men of God that fell into the sin of lust. Amen? At sabi ko nga sa inyo, it is not just that you commit concubinage or adultery by leaving your wife and then nakikipit ka sa ibang babae. Just by nagnanasa ka lang. Amen? Nagnanasa ka lang. May pagnanasa ka lang. May pagtingin ka lang ng pagnanasa sa isang babae. That is already lust and that is already an idolatry. So, kaya nga, eh, Pastor, ang hirap kaya sa panahon ngayon. Kahit saan ka pumaling, ang dahil tukso. Amen? Kaya nga, lagi mo ang mata mo, pagwardyahan mo sa Panginoon eh. Pag may nakikita kang mga tukso sa paligid, tumingin ka na lang sa baba. Huwag mo nang ilibot yung paningin mo kasi marami ka talagang tuksong makikita. Amen? Lalo na sa panahon ngayon because yung ating standards of morality has become
wala na talaga, to the drain, to the trash, garbage na talaga ang tingin. Kaya para nga sa ngayon, ordinaryo na lang mga pananamit na luwa, buong kaluluwa, na tining, pag tining na ng lalaki talaga, matutokso siya, di ba? Okay, so that is one idol of the flesh. Not only that, sinful thoughts and sinful desires. Ngayon, nobody can detect that. Hindi ko alam kung ano iniisip mo. Ngayon, hindi ko alam kung ano iniisip mo, pero ang Diyos nakakaalam. Amen? So, sinful thoughts and sinful desires. Sometimes, you think that, oh, nobody, wala namang nakakaalam nito eh. Wala namang nakakakita. Wala namang nakakaalam. Pero alam mo ba, alam ng Diyos. Kung nagnanasa ka, amen, sa kay sister o kay brother, may asawa ka na. Diba? Alam niyo po, reality speaking, nangyayari po ito kahit sa church. Diba? Nakakalungkot. Merong isang kapatid, sister niya mismo, inasawa ng asawa niya, hiniwalayan siya. Pare-pareho silang attendee ng church, ha? Kumbisa, ang hirap intindihin. Hiniwalayan niya yung asawa niya, inasawa niya yung kapatid ng asawa niya. Pero pare-pareho silang sa church, yung lalaki, nag-gitara, song leader and everything, mga church leaders. Pero it nangyayari po. Why? Because of the idol of lust. Okay, number 3. Physical idols. Number 1, pride. Number 2, lust. Number 3, physical idols. Ito, Exodus chapter 20, yung binasa natin kanina. Do not have any graven images or any likeness or anything that is in heaven above or underneath the waters. So anything that, you know, physical idols. Okay, sino ang idols no? Ano yung mga poster na nakalagay sa kwarto mo? Sino yung mga poster na nakalagay sa kwarto mo? Sino yung mga poster na nakalagay sa puso mo? Okay? Physical idols or physical images that you admire, that you even admire it more than God. Hello? Hindi, hoy, ano lang naman to? Leisure lang ito. Pero, naku, inabot ka na ng ano, 5 oras nakakanood sa YouTube. Sa idol mo. Amen? Inabot ka na ng 5 oras ng kaka-stock. Ini-stock mo sa Twitter, ini-stock mo sa Instagram, ini-stock. Alam nyo ba yung stock? Yung parang, ano, obsessed na obsessed. Obsessed fan. Amen? Sabi ng mga nanay tatay, hindi ako makarelate. So, kinakausap ko dito yung mga kabataan na ini-stock yung mga K-idols nila. Amen? Ini-stock yung mga K-idols nila. Wala ko ibang masabi. Amen? Ngayon, ano lang naman po yun? Wala naman po sigurong masama dun. Amen? Wala naman po yun sigurong masama dun. Okay? Wala nga masama if you are, you know, admiring somebody who is a celebrity na siguro nagiging source of inspiration mo kasi yung ano siya, from nothing to something, di ba? Pwede palang mangyari yun, parang Cinderella story. Dati lang, nagtitinda lang siya ng basura o kaya nag-ano lang siya, hangalakal lang siya ng basura tapos ngayon isang naging malaking big star na siya, di ba? Very inspiring yung story, di ba? But, if you spend so much time admiring, idolizing these people, you don't even notice that they have become the idols of your heart. Amen? Kaya sa halip na Word of God, dati nakikita sa kwarto mo ay mga Word of God na binibili mo sa church. Ngayon, upa, picture ng mga Korean idol mo na. Diba? O kaya picture ni Naruto. O picture ni, ano, Conan, Detective Conan. How much time do you spend watching? How much time do you spend stalking? How much time do you spend twittering? How much time do you spend snapchatting? How much time do you spend instagramming? Or how much time do you spend facebooking? Tira po natin yung buhay natin. Napakaraming oras natin, di ba? 24 hours in a day. Ilang oras ang nakalaan doon para kay K-Idol? Kay Kim Bokju. Amen? O kung sino mang Bokju. Ang dami nakaka-relate.
ini-stock nyo talaga, ano? Updated tayo sa lahat ng nangyayari. Alam mo ba, girlfriend na ni Skimbok Diyo si Pak Siwon? Ganyan. Tama ba yun? Pareho yata ang lalaki yun. Alam mo ba na, naku, yung latest Korean drama nila, ang taas ng rating. Talagang inaabangan ko yun tuwing Webes. Amen. Meron kasing ganyan, nagla-livestream o nagkaganyan. Amen. Kasi lahat accessible na sa internet eh, di ba? You can access everything and you have all the freedom to do it. Basta meron kang 50 pesos pang Unli. Unli surf. Magbasusubaybayan mo lahat. At daming baliw na baliw sa mga K-drama. Di ba? Na kapag sinimula na lang panoorin, 16 episode, kayang-kaya isang upuan. Antindi, halos maduling-duling na yung mata. Pero walang suko. Uy, matulog na kayo. Hindi kasi pag nasimulan mo, talaga hindi mo titigilan eh. That's how addictive it is. Amen? Physical idols. How much time do these idols, you know, take away, you know, from our time with God? Amen? From our time with God. Ngayon, sasabihin natin, ano lang yan? Hobby. Hobby. Kung minsan kasi it starts as a hobby hanggang sa makikita mo, obsession na. Oh, how do you know if it's obsession? Yung hindi mo na talaga matigilan. Hindi mo talaga mapigilan. You cannot control. You go beyond what is acceptable. That is obsession. And that is physical idol. Amen? That is idolatry. So, kung titingnan natin what kind of things that occupy most of our time. How much time do you spend YouTubing? How much time do you spend watching TV? How much time do you spend watching K-dramas or your idols? How much time do you spend playing sa internet? Amen? Kasi ang daming naglalabasan. Ito, dati, adik na adik ang mga tao sa Dota. Ngayon, ang dami na namang naglalabasan na kung ano-ano pang pinagkakaabalahan. At kung titingnan mo, parang nagsimula ka lang na ano, di ba? Hobby mo lang siya. Pero you find your time so deeply engrossed in it that it occupies most of your thoughts. Napapanaginipan mo na nga eh. Napapanaginipan mo na yung idol mo. Hindi ka na maka... Oo, yung bang gusto mo, pag nagkaroon ng problema siya, pati ikaw apektado. Hindi ka makakain. Naghiwalay na sila. Hindi ko matanggap. Bagay na bagay, pero may sila perfect couple sila. Amen. Si Gabby at si Sharon, nung naghiwalay sila, madurog-durog talaga yung puso ng pinsan ko. Kasi talagang idol na idol niya si Sharon. At nung naging, they seem to be the perfect couple. Tapos nung naghiwalay sila, grabe. Lahat ng, magaling siya kumanta, ginagaya niya si Sharon. Lahat ng style ni Sharon, nung naghiwalay si Sharon sa asawa niya, gusto niya rin gayahin. Maghiwalay-hiwalayin din niya yung asawa niya. Ganun siya ka-obsessed. Amen. Naghiwalay na si Gabby sa si Sharon, gusto niya hiwalayin din niya yung asawa niya. Ganun siya ka, that's how she idolized Sharon Cuneta. Amen? And sometimes we are laughing, but, you know, we are in the same boat. Amen? We do the same things. Tapos tinatawanan lang natin, pero totoo na ang mga bagay na to, idols natin sa buhay natin. Pero bago matapos ang camp na to, let that idol fall. Crush it. Destroy it. Because, in the long run, it is not healthy. These are, okay, entertainment though. These are forms of entertainment. But are this entertainment God-honoring? Does it honor God in your life? Is it worth time-consuming? Hello? Spending 16 hours watching. Amen. And then you cannot even pray for a 3-minute prayer. Pero mag-spend ka ng ano mo, YouTube mo, grabe. Amen? Yung piso net mo, umaabot na ng ilang oras na, kakapiso net mo. Kakahulog mo ng piso kasi extend ka ng extend. Hello, amen po ba? O aray? Amen? Mahirap siguro, pero by God's grace, kaya mo i-give up yan. Amen? Eh, hello. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Ngayon, itong playlist mo, anong laman nito?
physical idols. Music, what kind of music do you listen to? What kind of music occupy your mind? Pag nakasalpak yung headset mo dito, ano yung pinapakinggan mo? Uy, walang nakakarinig nun, ikaw lang. Buti na lang, nauso earphone. Nauso headphone. Kaya ako lang. Pero ang Diyos, naririnig niya, di ba? Kung ano yung pinapakinggan mo. What kind of music do you listen to? What kind of entertainment do you watch? Amen? What kind of social media occupies most of your time? Na talagang hook na hook ka. You are so hooked into it na inaabot ka ng 5 oras sa Facebook. Walang tigilan. Ini-stalk mo yung mga kung sino-sino. Amen? Hi. Okay. Next! Nasaan na tayo? Number 3, di ba? Okay, number 4. Eto. Self. S-E-L-F. Self. The next idol is yourself. Pwede ba maging idol ko sarili ko? Oo naman! Alam mo, yun ang pinakamahirap eh. If you idolize yourself very much. Hello? If you love yourself so much. Amen? Mahal na mahal mo yung sarili mo. Na overshadow nito ang love mo for God and love mo for your fellow man. And that is the most pinakamahirap yun. Kasi ang sarili mo, hindi mo pwedeng i-cast out. Diba? Hindi mo pwedeng i-cast out ang sarili mo. Nakikipag-usap po ako sa mga Kristiyano rito na matatagal at malalalim na. Kasi pwede mo i-cast out si Satan eh. In the name of Jesus, I command you to flee. And Satan will follow and obey. Diba? He will follow and command because in the name of Jesus, Satan and his demon cohorts flee. Ngayon, yung sarili mo, hindi mo pwede i-cast out. Anong ginagawa mo sa sarili mo? Pinapatay. Ano ibig sabihin nun? Mag-suicide ka? Magpakamatay ka? Hindi. Pinapatay mo yung sarili mo. Pinapatay mo yung laman mo. Amen? You die to yourself. You die to your selfless, selfish desires. You kill yourself. You don't cast it out. Kasi hindi mo pwedeng i-cast out. And dying to self is the most difficult, pinakamahirap yan sa isang tao. Kasi hindi, ayaw natin eh. We don't want to let go. Ayaw natin. Kasi mahal natin yung sarili natin. At kapag yung sarili mong naging idol mo, mahirap yun kasi it's a battle between you and you. Amen? Wala kang ibang kalaban, sarili mo. Yun ang pinakamahirap. Yung patayin mo yung sarili mo, basagin mo yung sarili mo. Amen? Yung patayin mo yung sarili mo sa mga sariling pagnanasa. At yun ang pinakamahirap eh. Minsan, masyado tayong vain. Mahal na mahal natin yung sarili natin na we cannot give it up. Hindi natin kayang i-give up ang mga... I-give up mo na kasi yan. Di mo naman kailangan yan eh. Hindi, kailangan ko to. Kasi kinakailangan ko to eh. Para sa ano ko to eh. Pampaganda ko to eh. Pampakinis ko to eh. Pampaputi ko to eh. Pampa sa sarili mo. Amen? So self, ito, minsan itong pinakamahirap kalaban. Amen? It is one of the most difficult idols to deal with. Self. Amen? Amen. Sabi po dito sa Matthew 6:33, di ba? Seek first His kingdom. Pero most people, they seek first what they need, what they desire. Self. Okay. So don't allow yourself, your own desires, your own plans to become an idol in your life. Minsan yung sarili mong ambisyon, yung sarili mong pagnanasa, sarili mong ambisyon, sarili mong desires, that is very difficult to give up. Amen po ba? Amen. So, God is calling you. Tinatawag ka ng Diyos. My son, my daughter, I'm calling you into full-time ministry. No, Lord! Meron pa akong ambisyon. I want to be. You know? I want to be. Gusto kong maging ganito. Kinakailangan maging ganito kung matupad ko ang mga pangarap ko. Pagkatapos nun, saka na ako maglilingkod. Amen? So, people always bargain against God. Lagi silang merong ganito, meron silang mga conditions. And, kapag prioritize mo ang sarili mo, nagiging idol na yung sarili mo. Amen? You idolize yourself. Okay, that's number 4. Number 5. Okay, so related din to kanina sa number 3 eh, yung entertainment. Entertainment, lalo na sa panahon natin ngayon, di ba? Ang daming mga presence ng mga bagay na nakakapagpaligaya sa puso natin o nakakaaliw sa puso natin. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 17,
And whatever you do in word or in deed, do it all in the name of the Lord Jesus Christ. So, what are you watching? What are you listening to? Are all these things God-honoring? Ino-honor ba nito si God sa buhay mo? Amen? Ino-honor ba nito si God sa buhay mo? Anong klaseng entertainment ang pinapakinggan mo? Anong klaseng entertainment ang pinapanood mo? So whether it be sports or music or gadgets or the internet, if you place all these things ahead of God, ahead of serving and obeying God, then they become your idols. Amen? People spend, okay, people spend, you know, watching concerts, for example. They spend like, what, 25,000 pesos for a VIP ticket? Kaya nila i-spend yun para mag-watch lang ng concert. Amen? Lukong-luko sila sa pag-watch ng concert. Pero they cannot even spend a centavo or money for sa offering, sa church. Kinukuripot ang Diyos. Pero kung bumili ng VIP ticket ng Coldplay, o kung bumili ng VIP ticket ng kung sino-sino concert artist, hindi nang ihinayang. Pero pagdating sa church, amen, ganun-ganun, no? Ayaw magbitaw ng pera. Pag manood ng sine, kaya manlibre kahit sino. Amen? Pero pagdating sa church, hindi man lang makapagbigay. What kind of entertainment, you know, takes our attention, our money, and our love from God? Amen po ba? So, entertainment. Sabi ng Bible, whatever you do, do it all in the name of the Lord. So, whatever. Sa buhay po natin, ano man ang ginagawa natin, do it all in the name of the Lord. Number 6, na idol po natin ay ang mga rules. R-U-L-E-S. Rules. Okay, ano to? Mark 7, 8, 19, and 13. Yung mga Pharisees, they made the laws of man their idols. They are very strict. They follow the laws to the letter, that they don't even regard the will of God. Eh, ito kasi ang sinabi ng batas. Kailangang sundin ang sinabi ng batas. Amen? Pero hindi ang sinabi ng Diyos. Importante sa kanila yung sinasabi ng rules, sinasabi ng tradition, sinasabi ng customs, pero hindi importante sa kanila kung ano ang kalooban ng Diyos. When rules become more important than God, then they become your idols. So, meron kaya mga taong ganun? Ang para sa kanila, rules ang mahalaga. Wala nang grace. Amen? Sa buhay natin ngayon, sa gobyerno natin ngayon, sa lipunan natin ngayon, rules na ang mahalaga. Wala na importante kung buhay man yan o hindi. Wala na yung mga kapatawaran, wala na yung second chance, wala na yung grasya. Basta patay kung patay, tukhangin na yan. Amen? Wala nang pag-asa yan na magbago. Sino nagsabi sa'yo walang pag-asang magbago yan? Amen? Amen? Lahat ay may pag-asang magbago. Wala kang karapatan. Amen? Kung yan ang rules mo sa buhay, rules mo yan, but that is just rules of man. And nakakalungkot, we are in that stage of our society right now when rules are more important than grace. When rules are more important than second chances. When rules are more important than, you know, forgiveness. When rules are more important than, you know, what you can do to help, you know, they just kill people like chickens and say, oh, they don't have the, you know, chance to have a new life kasi they're drug addicts and they deserve to die, you know? They deserve to be summarily executed. Kinakailangan nilang mawala sa mundo, mabura. Amen? So that is what our society is doing right now. Rules are more important than God. Rules are more important than second chances. And because they are more important, they become their idols. Amen? Amen. So, anong magagawa natin? Ipag-pray po natin. Amen? Ang ating lipunan, ang ating gobyerno, ang ating presidente, ang ating mga nasa poder. Kasi sila na ang gumagawa ng mga batas. So, rules. Kagaya ng mga Pariseo noong unang panahon. Okay, number 7 po, religion. Okay, so marami sa atin dito malaya na. Amen? Pero kung malaba, meron pa rito na ngayon pala nakakadalo. Tapos medyo lutang ka ng konti. Ano ba nangyayari rito? Ano ba nangyayari rito? Alam mo ba na hindi aksidente kung bakit ka nandito? Kasi walang imposible sa Diyos. Ah, walang aksidente sa Diyos.
Everything is planned according to His will. Kaya ka nandito kasi itong perpektong panahon ng Diyos sa buhay mo. Amen? Gusto ko niyang palayain sa relihiyon. Because religion, you know, many people become a slave to religion. Sabi nga ng marami, dito na ako pinanganak, dito na ako mamamatay. Diba? Ayokong sumama sa mga yan, mga born again, kasi ganito na ang Katoliko na ako, ganito na ang religion ko, eto na ako talaga. Amen? So for most people, religion become their idols. That they are not willing to leave their religions because they idolize it so much. Ito na ang pinakamalaking relihiyon sa Pilipinas. Ba't ba ako aalis dito? 85% ng population ng Pilipinos ay mga Katoliko, kaya dapat Katoliko rin ako. Kasi majority. Amen? Pero alam niyo po ba na hindi relihiyon ang makakapagligtas sa inyo? Dahil hindi relihiyon ang napako sa krus ng Kalbaryo? Kundi tao, at yun ang pangalan niya ay si Jesus. Si Jesus ang namatay para sa'yo, hindi ang relihiyon mo. Amen? Eh, saan nanggaling yung relihiyon ko, Pastor Aging? Nanggaling yan kay Padre Damaso. Nanggaling yan sa mga Kastila. 333 years ago nang sila'y dumating dito kasama si Magellan. Amen? Na may kasama, may daladalang mga santo ninyo. Amen? At itinuro nila sa atin ang relihiyon para tayo i-manipulate at i-occupy. Pero, kailan namatay si Jesus Christ? 2,000 years ago, namatay na siya sa krus ng Kalbaryo. Binayaran na niya ang kasalanan mo. Hindi po ang Katoliko, hindi po ang Iglesia ni Cristo, hindi po ang Sabadista, it's not Mohammedanism, it's not Confucianism. Religion is not what man needs. What man needs is the person of Jesus Christ. Because it was Jesus who died on the cross for our sins. Kaya merong mahal na araw. That's why there is a Lenten season. Today is Good Friday. They believe that this day, Jesus Christ was crucified on the cross. Okay? Sa oras na to, kaya naalala ko nung bata pa ako, bawal sa amin ang umiti. Bawal ang magdiwang. Bawal ang maingay. Huwag kayong maingay. Patay ang Diyos. Sabi nila. Naniwala naman ako. Kaya pag mahal na araw noon, pag Biyernes Santo, tahimik, walang nanonood ng TV, walang nagpapatugtog, lahat, kailangan malungkot ang mukha. Kasi raw, patay ang Diyos. Amen? Yun yung mga kalokohang nailagay sa puso't isip natin ng relihiyon. Pero yun po'y walang katotohanan. Because religion is man-made. Amen? Religion is man-made. Amen? What we need is not religion. What we need is relation with the Lord. Relation with God. Magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. Many people regard religion as something that is sacred. Ay, naku, we should, you know, value religion kasi binigay sa atin yan ni Pope. Binigay sa atin yan ng ating mga ninuno. Amen? Pero kahit binigay sa atin yan ng ating mga ninuno, even if that religion is the most powerful religion in the world, if it does not save you, if it will... No, kung hindi ito nililigtas ang kaluluwa mo, wala pong kwenta. Amen? So, before we depart from this place, kung meron pa rito na ang idol sa puso mo ay ang relihiyon mo, let that religion fall. Let that idol fall. Let it go. Amen? Crush it, destroy it. Ngayon, hindi yan madali. Kasi, bago ako naging na-born again, sumasamba ako sa Diyos-Diyosan. Tuwing 6 o'clock ng gabi, nagnonovena ako. Hinahalikan ko yung mga Diyos-Diyosan ko. Kahit may alikabok yun, hinahalikan ko yun. Kasi yun ang kinamulatan ko eh. Bata pa ako, nagnonovena na ako kasi I was born and, you know, sa ganung relihiyon. Tapos na born again na ako, hindi ganun kadali. Hindi ko agad naisuko. Born again na ako, pero nandun pa rin yung idols kasi sabi ko, baka magalit yung nanay at tatay ko eh. Pag binasag ko, sabi kasi ng Bible, basagin eh. Yung graven images. Hello? Basagin daw, wasakin. Hindi kaya ng konsensya ko na wasakin kasi hindi akin yun, sa nanay ko. Pero nung dumating yung uncle ko galing ng Qatar, na born again siya doon, yung number one persecutor ko. Grabe! Doon ko napatunayan, buhay ang Diyos. Eh nung nandito to sa Pilipinas, walang ginawa kundi paiyakin ako dahil pinipiloso po ako pag sinisiran ko. Napunta ng Qatar, naborn again sa Qatar. Pagbalik sa Pilipinas, mas mainit pa sa akin. Pagdating niya, sabi niya, bakit nandito pa rin tong mga santo ninyo mo? Dapat wala na yan. Di ba matagal ka ng born again? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Oo nga naman, matagal na akong born again. Hanggang ngayon, hindi ko pa ito mawasak.
ang ginawa niya, pinagkukuha niya, pinagpray niya, sa kanya pinagmamartilyo. Nawasak, pinagpray namin. Nung dumating yung uncle ko, number one na katoliko naman yun, nung nakita niya, galit na galit sa amin. Hinabol yung uncle ko kasi bakit daw winasak namin? Ang ginawa niya, oh, pinagwasak-wasak na, talagang pinagdikit-dikit pa niya. Amen? Ganun ang tao ka-idolatrous. Amen? But the Lord is saying, crush it, destroy it, wasakin ang mga idols. So if we still have graven images sa mga bahay po natin, may mga, pag-pray nyo po, maaaring hindi kayo may-ari. Pero kinakailangan mawasak yan kasi binabahayan yan ng mga demonyo. Okay? Pare, mga kalendaryo yan na may mga images. Amen? Kasi hindi ko yan matanggal kasi hindi lang naman ako born again sa bahay. Meron pang mga katoliko. Ipag-pray nyo po kasi yan po ang nag-invite ng curse. Sa halip na curse ang dumating sa buhay nyo, sa halip na blessing, curse. Ang sabi po doon sa ating binasa kanina, di ba? Kung titingnan po natin. Ayan. I am the Lord your God who brought you out of Egypt. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven above or on earth beneath the waters below. You shall not bow them to them or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of their fathers to the third and fourth generation. Biro mo yun, yung curse na ini-invite natin is hanggang sa ika-apat na henerasyon. Yung kasalanan ng ninuno natin hanggang ngayon tayong nagsasuffer. At hindi lamang po yun, kundi pati yung mga apo, inapo. Napuputol lang yun pag na-born again ka. So, pag na-born again ka, putol na sa'yo yun. Pero, huwag mo hayaan na sa'yo lang, kundi sa lahat ng kamag-anakan mo. Kaya nga, sa kanila, ipangaral mo rin. Amen po ba? Ipangaral mo ng buong tapang. Hindi kanila papakinggan, magagalit sila sa'yo. Ano bang pinagsasabi mo? Ang tagal na natin sa relihiyong ito, sabihin mo, mali. Sabihin mo, dikandado na tayo rito. Sabihin mo, mali. Saradong-sarado na tayo dito. Sasabihin mo, mali. Amen? Hindi ganun kadali. Pero, pag sinamahan ka ng Diyos, palalayain ng Diyos ang buong angkan mo. Amen? At malayang dadaloy ang blessing at hindi na ang curse. Amen? Kaya maraming pamilya, bakit kaya itong pamilyang ito, nagsimula sa mga lolo't lola na matay sa cancer hanggang sa ilang henerasyon, cancer ang kinamatay. Because cancer is not an ordinary disease. It is a curse. Look at cancer. Nobody until now has found where does it come from. Anong source? And how should it be treated? Wala pa rin lunas. Because cancer is not an ordinary medical or physical or biological disease. It is a curse that is the result of sin. And it could be a sin that has been transferred from generation to generation. Exodus chapter 20. And that sin can only be cut off if you are born again. If you are washed by the blood of the Lamb. If you are washed by the blood of Jesus. And so people are asking, why is this family suffering from this disease? Meron akong uncle, meron akong lolo, ganito yung sakit niya, para siyang, sabi nila, pasma, kasi naglalaway, ganyan, ganyan, ganyan. Nagkaroon siya ng anak, ganun, ganun din. Ngayon, yung henerasyon namin, mga pinsan ko, ganun, ganun din. Naglalaway, hindi makalakad, unti-unti parang nauupos sa kandila. Pinadoktor nila, pinaalbularyo, pinakung saan-saan, walang makapagsabi kung anong klaseng sakit. And kay tayong mga nakakaalam only would know that that is the product of curse. That is a product of sin. There are some inexplainable diseases and curses that is not a result of biological or physical medical explanation. Yun lamang ay dahil sa ito po ay produkto ng kasalanan. At ang kasalanan, sabi nga po natin, ay naipapasa mula henerasyon hanggang henerasyon. Ngayon, tingnan mo sa pamilya mo. Ano yung curse sa family nyo? Amen? Sa oras na to, huwag kang papayag na hanggang ngayon, be a representative. Cut off that curse in your family. Cut off that curse in your, you know, in your loved one, kung sila man ang nagsasuffer noon. Amen? Let that idol go. Kayo ang mag-confess ng religiosity sa pamilya nyo. Ihingi nyo ng tawad yung religiosity sa pamilya nyo para maputol yung curse na iyan. Amen po ba?
Amen po ba? Yun po ang dahilan kung bakit napako si Jesus sa cross. Amen? If there is that kind of disease that even doctors cannot explain, maybe, just maybe, the root cause of that is something spiritual. And praise God if it's something spiritual because there is a solution. Amen? Jesus Christ died on the cross. Amen? To solve all the problems of humanity. Amen? Lahat. Sabi niyo, naku, napaka-overwhelming naman at sweeping ng statement mo, Pastor Raging. All the problems of humanity? Eh, napaka, ina-underestimate naman natin si Jesus. Kung hindi yun ang dahilan kung bakit siya napako sa cross. Amen? Jesus died on the cross just for that purpose. Amen? Number 7 po yung religion, ano? So if you are committed to your religion until now that you love it so much more than God, then surrender it because religion is not what you need. Jesus Christ is whom you need. Number 8 idol, hatred and bitterness. Pati ba naman yan? Oo, maraming tao ina-idolize yung hatred, inaalagaan sa puso eh. Inaalagaan yung bitterness sa puso, inaalagaan yung hatred sa puso. May galit sila at yung galit na yun ang nag-uudyok sa kanila para gumawa ng mga bagay na impulsive, para gumawa ng mga bagay na para sa kasalanan. Amen? So, hatred is, you know, tinawang mundo ngayon. Sino ang taong gagawa na magpalabas ng gas attack para milyong tao ay mamatay? Amen? Sino ang magdadrive ng truck sa puso? Ng truck tapos iraram niya sa mga tao para mamatay yung mga tao yung sagasaan na lang niya. Amen? Sino ang magdadrive ng aeroplano tapos babanggain niya yung Twin Towers sa New York para yung mga Amerikano ay mamatay? Amen? So who could have done that? Amen? If there is no hatred and bitterness in their hearts. Only hatred and bitterness in their hearts would allow them to do that. Amen? Ram those airplanes into the Twin Towers of New York. Tapos ngayon, look at Germany, look at France, look at Syria. Amen? And look at the world. Amen? At iisa-isahin ko man sa inyo yung mga current events. The current events are only pointing to one thing, that Jesus is coming. Amen? The current political events in the world are all in confirmation to the fact that Jesus is coming. Amen? Amen. Tumatayo yung balahibo ko pag naririnig ko yung mga nangyayari sa paligid, lalo na sa Israel, lalo na yung mga nangyayari sa paligid. Lord, eto na yung sinasabi ng prophecy ng Bible. Amen? So, hatred and bitterness is arising because hatred is what caused people, you know, to kill others. Who in his right mind would put bombs, you know, in his body and then go to a marketplace and blow himself up to kill people? Who in his right mind do that? Pero they do it because they're full of hatred for Christians. Amen? And for them, that is something that is a noble thing to do. Amen? Very corrupted, very twisted yung belief and mind. That if they blow themselves up and kill Christians along the way, it is something that Allah will, you know, be proud of, and it's a noble thing to do. That is only a product lang yan ng ano talaga eh, ng twisted and corrupt ideals and religion. Amen? And all of that is rooted in hatred and bitterness. Because Ishmael hated, amen, his half-brother, Jacob. Si Jacob yung tatay niya. Amen? So makikita po natin, ang bitterness at hatred ay nagkalat po ngayon, di po ba? So, ngayon, huwag tayong tumingin sa labas. Tingnan natin yung puso natin. Baka hanggang ngayon, meron ka pa rin inaalaga ang galit sa puso mo. Hanggang ngayon, di mo pa rin napapatawad yung taong yun. O hanggang ngayon, pag nasusundot, nagre-react ka. Kasi kala mo wala na. Pero, kung titingnan mo, meron ka pa palang hatred. Kasi pinabayaan niya ako eh. Kasi inabandon na niya ako eh. Kasi ginanito niya ako eh. Malaki talaga atraso niya sa akin. Hindi ko talaga siya kayang patawarin. Hanggang ngayon, you harbor that bitterness and hatred in your heart. And if it controls you more than anything, that is an idol that you have to surrender to God.
Amen? Because it is not healthy. It is not healthy to harbor hatred and bitterness in your heart. Amen po ba? So, check your heart. Do you have hatred for somebody else, for someone else? Because you think that ikaw talaga, luging-lugi ka talaga eh. Inagrabyado ka talaga eh. So, ang sabi po ng Bible sa Ephesians chapter 4, 26 to 27, be ye angry and sin not. Pwede kang magalit, pero huwag kang magkakasala. Ang sabi ng Bible, if you harbor bitterness and hatred in your heart, you are a murderer. If you harbor hatred in your heart, you are a murderer. Hey, I did not kill any person. Why am I called a murderer? The Bible says, if you harbor hatred in your heart towards your fellow man, you are a murderer. So, wala na. Wala nang argument yun. Hindi na ako nagsabi nun ang word of God. Amen po ba? So, murderers are not those that are found in the jail. The murderers are not those that are found, you know, in penitentiary. Murderers are just roaming around us. Amen? And we deal with them every day. Because knowingly or unknowingly, they are harboring hatred in their hearts. At pag nakanti yun, parang asin, parang binuburan ng asin, nagre-react. Kala mo wala ka ng hatred, pero parang gusto mo pa rin pumatay ng tao sa galit. Amen? Because minsan nga, tagal-tagal na nun eh. It's been kopong-kopong. Kailan nangyari yun? Ay naku, 20 years ago. Kala mo ba, ginanito ako ni sister, ginanito ako ng tatay ko, ginanito ako ng nanay ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin makapagpatawad. 25 years ago na yun. Hanggang ngayon, nandun pa rin yung sa puso niya ang galit. Amen? Because it's really difficult to forgive. Only the God, only the grace of God can help you forgive. Amen? If you have experience the forgiveness of God in your heart, then you are able to forgive also. But unless you experience that forgiveness in your heart, you will never find it in your heart to forgive, and you will always harbor that bitterness and hatred in your heart. But if you have experienced the grace of God, the forgiveness of God, then you are able to do it. So number 8 is hatred and bitterness. Number 9, idol of the heart, fear and worry. Alam nyo ba na fear is the brother of pride? Okay. If fear of something, I cannot do it. Sinasabi mo sa sarili mo, hindi ko kaya. Pero kung titingnan mo, bakit hindi mo kakayanin? Ikasama mo ang Diyos. Pero sabi mo, hindi mo kaya. Parang sinasabi mo, Lord, hindi mo kaya sa buhay ko, kaya hindi ko kaya. Para mong pinangunahan ng Diyos sa buhay mo. Di ba? So, fear is when you attempt to control your own life and not allow God to take full control of your life. Parang sinasabi mo, I take full control of my life. I take full control of my destiny. And I choose to fear. And once fear comes into your life, you become paralyzed. You become totally useless. Nagiging useless ka kasi hinayaan mong kontrolin ka ng takot. And I don't know what kind of takot that is. I don't know what kind of fear that is controlling you. Fear of death, fear of sickness, fear of disease, fear of unsuccessful, you know. Maaring natatakot ka hindi ka magtagumpay. Amen? So maraming mga bagay na kinakatakutan. At alam nyo po ba, ito very successful si Satan dito. Sa pinakawalan niyang idol na ito. Because many, even Christians fall into this trap. Amen? Even Christians fear. They fear that they cannot do it. They fear that they will not succeed. They fear that, you know, they will not be blessed. They fear that they will not be healed. Amen? So, ang daming mga kinakatakutan. At kamag-anak din ng fear ang worry. Amen? Ang dami nating pinagkakaabalahan, pinagkakaalalahanan. Ano ba yun? Yung alalahanin sa buhay. Amen? At sabi ko nga, hindi mauubos ang alalahanin hanggat humihinga ka. May alalahanin, di po ba? Hanggat humihinga ka, may babayarin. Hindi, mauubos yan. Pag ngayon palang inubos mo lahat ng energy mo, ng kakaisip ng bayarin, bukas, naku, paano na lang, wala na matitira sa buhok mo. Amen? At wala nang matitira sa puso mo kasi lahat ginive away mo na.
sa worries and fear in your life. But you know, live life as it is. Amen? Mabuhay ka ng masaya. Maikli lang ang buhay. Ako, ewan mo, ako, philosophy ako yan eh. Sabi, maikli lang ang buhay eh. I might as live well, you know. Live it to the fullest. Kasi baka bukas, rapture na. Amen? So, ano man ang kinakatakutan mo ngayon? Look at your life. Ano yung kinakatakutan mo ngayon? What is it that you know, you fear the most that it paralyze you? That it makes you useless? Na wala ka lang nagagawa kasi punong-puno ka ng takot na gawin yon. Amen? You cannot launch out because you fear that, you know, somewhere along the way, hindi ka magtatagumpay. You cannot launch out because alam mo na, ay, ha, nakadalawang hakbang pa lang ako, hinihingal na ako, mamamatay na yata ako. Okay? Natatakot ka na mamatay ka sa sakit mo. Wala ka namang sakit. Minsan, imaginary lang yun. Amen? Kung titingnan mo, wala ka naman talagang sakit eh. Amen? Pero, kinakatakutan mo, kala mo may sakit ka. Amen? Sapagkat, ang mga anak ng Diyos, amen, ay kinakalinga ng Diyos. Pinapagaling ng Diyos. Ginagawa niyang perpekto. Amen? Kaya huwag mong tanggapin na nanghihina ka, may sakit ka. Kahit na sabihin mo pang nararamdaman mo, o may bukol ka, o sinabi ng doktor. Sapagkat ang full authority sa buhay mo ay hindi ang doktor, hindi ang sakit, kundi ang Diyos. Amen? Amen? Period. Amen? Hindi ang sinabi ng doktor ang period sa buhay mo, kundi ang sinabi ng Diyos. At yan ang panghawakan mo. Do not be paralyzed by fear. Do not be paralyzed by worry. Amen? Come out on top of that. Amen? Be victorious. Believe that God is with you. And you don't have to fear and you don't have to worry because God is with you. But, you know, somehow, Satan has been successful in unleashing this number 9 idol in the lives of Christians. Fear and worry. Because many Christians fear. Many Christians worry. Paano yun? Pag ako ba nag full-time, if I go full-time, will I lose everything? Amen? If I go full-time, will I be filled with, you know, needs and worries? Hindi. Actually, kabaliktaran. When you go full-time, everything will be bahala na si God. Amen? Amen, amen po ba? Pero mahirap para sa marami yan. Mahirap para sa maraming paniwalaan yan. Na ang Diyos ang bahala. Kapag nag full time ka, bahala ang Diyos magpaaral sa mga anak mo. Bahala ang Diyos mag-supply ng mga needs mo. Ngayon, 25 years na nating pinapangaral ito. Marami naniwala, maraming hindi naniwala. Sa maraming naniwala, nakikita ko pa rin kayo, nandyan kayo, praise the Lord. Pero sa maraming hindi naniwala, wala na po sila. Because they could not believe that God can supply their needs. So what did they do? They went full-time for a while. Pagkatapos noon, kumalam yung sikmura. Mag-aaral na yung anak. Ang dami ng mga alalahanin. So fear and worry gripped on them. Fear and worry paralyzed them. And so ano pong ginawa? Iniwan ang pagpa-full-time. Amen? Kaya yung mga hinahanap nyo ngayon, wala na sila. Kasi hindi nila kaya yung buhay full-time. They could not live by faith, but they live in fear and worry. Amen? But that is an idol that God can, you know, crush in our lives. At papalitan yun ng Lord ng faith. Amen? And belief. And strength and victory. Amen po ba? Amen. So sa araw na to, let go of that fear, let go of that worry. Let go of that hatred. Let go of that bitterness. Be free today. Patawarin mo na yung mga nagkasala sa'yo. Amen? Ang tagal na nun eh. Ngayon, mahirap ba? Tutulungan ka ng Diyos. Kasi papahiri ng Diyos yung sugat. Gagamutin niya. Amen? Pagagalingin ka niya. Amen? May sama ka ba ng loob sa mga kamag-anak mo? Kasi palagay mo, inabandon na ka. Palagay mo, hindi ka inaruga, hindi ka inasikaso. Marami silang utang sa'yo. Marami silang atraso sa'yo. Amen? Ang dami natin pwedeng maging source of hatred and bitterness, but God wants you to let go of that. Let it fall now. At number 10, ito po yung number 10 na idol na nais ng Diyos i-deal sa buhay natin. First John chapter 2 verse 15. Love not the world,
neither the things that are in the world. If any man loves the world, the love of the Father is not in him. Number 10 idol in our lives is the world. People, we love the world so much more than we love heaven. That we want to stay here on earth. That's why we love the things that the world offers. But all of these things are temporary. Sabi ng Diyos, love not the things that are temporal, but love the things that are eternal, that have eternal value. Amen? So focus your hearts and lives on things that are eternal. Huwag niyong mamahalin ang mundo kasi ang mundo lilipas. Amen? Lahat ng minamahal mo sa mundo mawawala. Maganda po lahat, ang bahay, ang pera, cars, houses, food, basic clothing and basic necessities are all good. But all these things, if you love more than God, these are the things of the world. And the Lord says, whoever loves the world does not have the love of the Father in him. Okay? Amen po ba? Amen. Amen. So sa oras na to, God wants to check your heart. Among all the 10 idols, ano po yung kailangan nating i-let go ngayon? Ano po yung kailangan nating i-surrender ngayon? Sabi ng Bible, if these are the things that are found as idols in our hearts, God will punish us. And we don't want to be punished. Amen? Ayaw po natin na ma-punish, di ba? So ano po ang gagawin natin? How do we let go of these idols? How do we make these idols fall in our hearts? Number one, Colossians chapter 3, verse 1 to 3. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above. Set your affections on things that are above, not on the things here on earth. For you are dead, and your life is hid with Christ in God. Anong sabi doon? Patay ka na. Patay ka na sa mundo. Kaya dapat hindi mo minamahal ang mundo. Kung hanggang ngayon, mahal mo pa rin ang mundo, ibig sabihin, hindi ka pagganap na patay sa harapan ng Diyos. And God wants you to die to flesh. Die to earthly desires. Die to worldly desires. God wants you to surrender everything. And sabi ng Panginoon, set your hearts on God. How do you make these idols fall? How do you make these idols fall? Number one, set your hearts on God. Number one, set your hearts on God. I-set mo na yung puso mo sa Diyos. Kasi yung heart natin nakaset sa ano eh. Nakaset sa ganito, nakaset sa ganyan, nakaset kay ganito. Amen? But God only wants one thing. Set your heart on Him. Set your hearts on God. Number two, let your idols fall at the foot of the cross. This is the most powerful revelation. It is not easy to let go of these idols. These are the things that we have babied in our lives. Binaby natin to eh. Inalagaan. Minahal. Amen? Kaya hindi madali na maghiwalay tayo dito. Amen? But this is possible. Why? Because Jesus Christ made the provisions on the cross. If today, you will get and gather all these idols and let it be surrendered at the foot of Jesus Christ, at the foot of the cross, then you shall be free. Because that is the reason why He died on the cross. Amen? Yan ang dahilan kung bakit Siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya meron tayong Semana Santa, meron tayong Biyernes Santo, dahil sa oras at araw na to, si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Amen. Kaya kung lahat ng mga idols na yan sa buhay natin ay igagather natin at iaalay natin sa krus ng Kalbaryo, then God can do something in our lives. Amen? Mapapalaya po tayo. Naniniwala po ba kayo? Amen. Number three, hindi nais ng Panginoon na mahalin mo yung pamilya mo ng less. God doesn't want for you to love your family less, or to take care of your business less, or to take care of your children less, or to love your husband less. It's not God's will. It's hindi yun sinasabi ng Panginoon. It is just that God wants you to love Him more. Don't love your family less. Love God more. Nakuha niyo po ba yung revelation na yun? God does not command you to love your family less or take care of your children less. He just wants to love Him more. He just wants to love Him more. Kasi, sabi nga, tiningnan kita
pero kulang ka. Parang ganon. Yung, parang yung sa Revelation na ano, tinimpla kitang kape, pero hindi ka maligam, ay hindi ka mainit, hindi ka malamig. Amen. Kung malamig ka, frappe ka sana, masarap kang kaiinumin. Kung mainit ka naman, kape ka sana, barako, masarap kang inumin. Pero hindi ka mainit, hindi ka malamig eh. Ano na yun sabi ng Bible? Maligamgam ka eh. Kaya maligamgam sabi ng Bible, sinusuka. Ang sakit eh, no? Sinusuka. God will spew you out because you are not hot, neither cold. But you are lukewarm. And lukewarmness does not have anything with God. Anything to do with God. Amen? Lukewarm. Kaya paglabas natin ng cup na to, nag-aalab kayong lahat sigurado. Kasi simula pa lang ito hanggang mamaya, hanggang sa campfire mamaya, makikita nyo, para kayo itong gugulong-gulong sa anointing. Makikita nyo mga sarili nyo doon, lulutang kayo mamaya sa Holy Spirit, sa presence ng Holy Spirit, sa power ng Holy Spirit, and you will be on fire. And you will be on fire. Amen? And you will be on fire, and that's what God wants, amen, for you to be on fire. And then, you will go to the real world. Babalik kayo sa Maynila. Biyahe uli kayo ng 4 oras. Pagdating niya sa mga bahay niyo, andyan na naman yung mga persecution. Andyan na naman yung mga kalaban. Andyan na naman yung mga kalaban na aatakihin kayo. Sana, nawa. Amen? Huwag kayong manghihina. Huwag mawawala yung alab. Huwag mawawala yung init. Amen? Amen? Because that is what God wants. Kaya kayo nandito para kayo pag-initin, pag-alabin, and let that fire and flame continue to glow and, you know, ablaze in your hearts. Amen? Even if you are in the real world out there, the more that you are more powerful, dapat mas lalo kayong, ano, mas lalo kayong on fire. Amen? Hindi yung, pagkatapos ng ano, ang dami, eto ang misconception, pagkatapos ng mga malalaking gawain, pagkatapos ang dami nawawala, pero tapos na yun. Amen? Tapos na yun! Amen? Wala lang mawawala! Amen? Tama na yun. Amen? Tama na yan. Tama na yung pagkatapos ng gawain, nawawala na naman kayo. Tama na yun. Hello? Hindi na kayo mga baby at taga nyo ng mga Kristiyano. Please. Pagkatapos ng gawain ito, ano man ang umatake sa inyo, atakihin nyo rin. Amen? Huwag kayong inaatake at huwag kayong pinapabagsak. At huwag kayong winawala sa presensya ng Diyos. Amen? Amen? Kahit walang mawawala, anong mawawala? Amen? Tapos na yan. Sawang-sawa na ako sa ganyan. Pagkatapos ng isang malaking gawain, biglang mayroong mawawala, biglang may magbabackslide, biglang may ganito. Tapos na yun, amen? Amen? Satan is a liar and he will never, amen? Wala siyang magagawa. So, love God more. Amen? When you get out of this place at wala na kayo sa beach, wala na kayo sa ganitong gawain and you are on your own, battling, amen? Satan and his demon cohorts. Prove to lang Diyos sa buhay mo pagkatapos nun, ang nanghina ka agad. Okay. So, yun po yung number three. Sabi nga doon sa love God more. Habakkuk chapter 3, verse 17 to 19. If I have no food, but I have God, then let it be that I will rejoice. God is more important than food. Amen? Amen? Lamentations chapter 3, verse 22 to 24. The Lord is my portion, and I will hope in Him. The Lord is the most important thing. You put your hope in Him. Philippians chapter 3, verse 8. I love this. Everything else is rubbish except for knowing the Lord. Everything else is trash. Everything else is garbage according to St. Paul. Amen? Except for knowing the Lord. Lahat ng bagay sa buhay niya basura. Ambisyon. Everything. Everything is rubbish according to Paul. Except for knowing the Lord. Hello? Ang ganda, no? Para kay Pablo, lahat basura sa kanya. Except for knowing the Lord. Everything else is rubbish. Money, car, house, amen? Title, fame. He is one of the greatest disciples of all. But he said, everything else is rubbish. Everything else is trash. Everything else is useless and futile. Except for knowing the Lord. Paul is so set on his priorities. Paul is so set on his focus in life. And that is knowing the Lord, knowing Him more and more. And that is what God wants us to do. And let number
Number four, how do we let these idols fall in our lives? Number two, be completely satisfied in Christ. Be completely satisfied in Christ. When we do this, we will not go looking for satisfaction anywhere else. We will have no false gods, therefore. We won't look for entertainment, money, hobbies as a source of our satisfaction. Most people look at hobbies, entertainment, money as a source of satisfaction. Pero hindi, sa atin, God is enough. Jesus is enough. Christ is enough. Amen? Amen. Amen. Christ is enough. When Christ is in your heart, there is nothing else you will desire. Amen? When Christ is in your heart, wala na. Wala na, tapos na usapan. Amen? Wala na, wala nang karibal. Wala na. Amen po ba? Amen. So at this point in time, I don't know kung ano yung mga kailangan nating i-surrender, but at aywan ko rin kung aaminin nyo na meron kayo noon. Pero it's between you and the Lord. Bago ko ito tinuro, ako ang unang dinil ng Panginoon. Kala ko wala na akong pride. Kala ko wala na ako nitong mga idols na to. But it is God who dealt me first. Bago ko ito binabasa inyo, ako munang dinil ng Lord dito. Matindi. Minsan natatagpuan ko na lang yung sarili ko. Lumuluha ako kasi Lord, sabi ko, at tagal ko ng Kristiyano eh. Akala ko wala na ako nito. Amen? At ang pinakamahirap, yung aminin mo na meron ka nun. Kasi nga pride ang pinakamahirap. Amen? Pero this time, lahat in-enumerate ko, the 10 of them, and there could be more. Pero ito lang yung binigay sa atin ng Lord. At isa lang na isabihin sa atin ng Panginoon. God wants us to love Him more. Kasi bakit? Akala ko no, mahal ko na si Lord. Pero hindi, kulang na kulang pala yung pagmamahal ko sa Panginoon. Akala rin natin, mahal na natin ng Lord, di ba? Kasi ang dami na natin naibigay. Halos nga buong bangko natin, naibigay na natin kay Lord eh. Kaya akala natin, mahal na natin si Lord. Pero hindi. Akala natin, mahal na natin si Lord kasi halos nga buong oras natin, naibigay na natin sa ministry eh. Naisakripisyo na natin sa ministry eh. Naibigay na talaga natin lahat-lahat eh. Pero kulang pa rin pala. And God wants us to love Him more. God doesn't want you to love the things in your life less. God is just asking for you to love Him more. Amen? Because when He looked at your heart, He found you lacking. Kulang pa pala. Akala natin, naibigay na natin lahat-lahat. Grabe tayo, mainit tayo, dedicated tayo. Everything we have done for God. Everything, meron tayong servant heart. Amen? Bless na bless ang mga tao sa paligid natin. Pero iba yung ministry, iba yung pag-ibig mo sa Diyos. And this time, God wants you to surrender your life to God once again. Let those idols go. I don't know what kind of idols you have. Ano yung mga pinapahalagahan mo, what occupies most of your time, you know, but God wants to let those idols go. Amen? Amen po ba? God wants you to put Him in your life as the only God. Amen? No competition. Amen po ba? Amen. Amen. So, hindi ko po alam kung ano yung mga yon, but I pray that God has dealt with us all together. Lahat po tayo. Hindi ko po, kasama po ako doon. So, bago po tayo matapos sa araw na to, let us put everything on the cross. Amen? Gather those idols and crush them on the cross. Amen po ba? Ito ba ay basketball? Ito ba ay boyfriend mo, girlfriend mo, trabaho mo, business mo, K-pop idol mo, music mo, whatever kind of it that is occupying most of your time, that is your idol. Maybe you have not realized it in the past, but now the Lord is telling you, anak, kompetensya ko yan sa buhay mo eh. Ang tagal mong inaalagaan, panahon na, wasakin mo. Basagin mo. Kagaya ng mga Israelita, they crush their idols. They, you know, they whack their idols. They destroyed these graven images, amen, in order for them to show that they love God more than these graven images. Now, we don't have statues in our lives, but we have spiritual statues that we idolize, that we put our hearts and minds into them. This is now the time that we crush them, we destroy them, we let them fall in the eyes of God and at the cross. Amen po ba?
Ngayon, it might be difficult for some, it will be a struggle kasi it's been a habit. Habit ko na yan eh. Araw-araw, hindi pwedeng hindi ko silipin. Amen? Araw-araw, hindi ko pwedeng gawin. Araw-araw, hindi ko pwedeng, you know, paglaanan ng oras. It's already a habit. But God, by His grace, can help us. Amen po ba? Amen. Amen. So, set your spirit free. Set your life free. Anything that is needs to be let go. Let it go now. Destroy it. Crush it at the cross of Calvary. Amen? Amen. Tayo pong lahat ay yumuko. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, every victory, yes, let it be said of me. Hallelujah. In Christ alone. Sa oras na to, God wants you to lay down at the feet of His cross all the idols in your life. You know yourself. Check it. Kanina, inilista mo yung mga bagay na importante sa buhay mo. You have listed down all the important things in your life. Maybe you say, si God naman ang nasa priority eh. Si God naman ang nasa top of all my list. But God doesn't want you to be on top of His of your list. God wants to be the only God in your life. No other else, nothing else, no one else. And so sa oras na to, if you still harbor idols in your heart, whether it be pride or hatred or bitterness or fear, worry, if you love the world more than God, if you love entertainment more than God, if you love the things of the earth, the temporary rather than the eternal, this is now the time to surrender. How many times do you consume playing Dota, playing Mobile Legends? How much time do you consume, you know, dwelling in social networking sites, Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook? This is now the time, kapatid. I-lay down mo sa harapan ng Panginoon lahat ng ito. Ikaw ang nakakaalam. Akala natin, hindi natin nare-realize that these are the little idols in our hearts. Akala natin, number one naman si God eh. Pero kahit na ang mga bagay na to, ayaw ng Diyos na maging kompetensya sa buhay niya, sa buhay natin. Kaya sa oras na to, kapatid, surrender it to God. Confess it to God. Say it, Lord, I have prioritized money more than you. I have prioritized my gadgets, my cell phone, my internet, my everything more than you. Then surrender it to God. This is now the time. Let your idols go. Let your idols fall. Crush them. Destroy them. These graven images in our hearts. Destroy it, saith the Lord. Crush it, saith God. Because it is a competition in my sight, saith the Lord. Come on, talk to your God. Talk to God. Surrender it.
Confess it. I will bow to you, to no other gods but you alone. Minsan, akala natin, hindi na natin mahal yung sarili natin, pero we find out, Lord, mahal ko pa pala yung sarili ko. Mahal ko pa yung mga sarili kong ambisyon kaysa sa'yo. Matagal mo na akong tinatawag, pero hindi ako sumusunod. Matagal mo na akong kinakausap, pero hindi ako nakikinig. You've been talking to me for a long time, but I was not listening to you because I love myself more than you. You've been talking to me, you've been calling me for such a long time now, but I have never paid attention to you because I have loved myself so much more than you. But this time, I am surrendering myself to you, my idol to you, which is myself. I am giving it up. I am giving it up. I am laying it down on the cross of Calvary. Shikadarabakandarabaka. Ngayon, maaaring ikaw isang kabataan. Maraming kinahuhumalingan. This is your time to talk to your God. Panginoon! Bata ako at marami akong kinahuhumalingan. Natutokso ako ng mundo. Natutokso ako ng maraming bagay kasi kaakit-akit. They are enticing. The world is so enticing. It's full of lure and entertainment. And I fall into them. That much of my time and focus are consumed by the things of this world. I surrender it to you. Kapatid, matagal ka nang tinatawag ng Diyos, but you are dilly-dallying. You've been dilly-dallying because you have fear in your heart. If I serve God, will I go hungry? If I serve God, will my resources be loose forever? You cannot trust God. You cannot have faith in God. But this is now the time that God is calling you. God is talking to you. Surrender your life to me and go full time, saith the Lord. Sikia darabasakataka. Ruboshikia darabasanda. At marami naman dito, they fall into trap that they are very busy in the ministry. Hayo ng hayo. Hayo ng hayo. Pero walang oras ng pakikipag-isa sa Diyos. Pakikipag-need sa Diyos. Being busy in the ministry is different from being busy with the Lord. Kaya sa oras na to, kapatid, God wants you to let your idols fall and go. Crush them and destroy them in front of God and lay it on the altar. Lay it on the foot of Jesus Christ on the cross. And hindi ko alam kung ano pa yung mga bagay na dinideal sa iyo ng Panginoon. But let it go. Let it fall in the name of Jesus. Tayo pong lahat ay tumayo. Come on. Taas po natin ang dalawang kamay patungo ng langit. Come on! Ang pagtataas po ng kamay ay tanda ng pag-surrender sa Panginoon. Lord, you can see your people raising their hands up to you as a sign of surrender, Lord God. We surrender all our idols to you. We surrender everything to you, O God. We surrender everything that we harbor in our hearts more than you. We surrender everything, O God, that we have given importance more than you. Father, we surrender everything to you. We lay them down to you, Lord, at the foot of the cross. And we ask for your grace and mercy to help us overcome. Forgive us, O Lord. Forgive your people, O God. Patawarin mo, Panginoon, ang iyong mga anak. Patawarin mo, Panginoon, ang mga tababait lalaking ito, O Diyos. Na Lord God nahirati. Hindi po namin nalaman na mga bagay na ito, Panginoon, ay kumontrol sa aming mga buhay.
Lord, ang mga musika ang pinapakinggan namin, we surrender it to you. Ang mga bagay na pinapanood namin, we surrender it to you. Ang mga bagay na kinahuhumalingan namin, we surrender it to you. Ang aming mga takot, kaba, alalahanin, isinusuko namin sa iyo, Panginoon. Ang aming mga galit po at sama ng loob, O God, pinapa-garo-rabasikirababakanda. We are surrendering it up to you, Lord. Akala namin napatawad na namin ang taong yun, pero Lord, minsan sumusundot, nananapak ang sakit, Panginoon. At Lord, kinukurot ang puso namin at nalalaman namin meron pa pala kaming konting galit. Totally, Lord God, sinusuko na namin sa iyo ang galit, ang sama ng loob, ang inanakit, ang kawalan ng pagpapatawad, ang poot, ikit, sama ng loob, ay sinusuko namin sa iyo, Panginoon. At lahat ng bagay, O God, na sa amin, Panginoon, ay kumukontrol, we let go. We let it fall in your feet, O God. We surrender it to you, O God, in the name of Jesus. And Lord God, forgive your people, Lord. Patawad po kagaya ng mga Israelita na realize nila na meron silang mga graven idols and images. Nung umakyat si Moses, Panginoon, sa Mount Sinai, gumawa sila ng mga graven images kasi akala nila wala na ang Diyos. And they have built graven images. Ganon din po kami sa buhay namin. May mga panaw, akala namin wala ka na. Kaya nagbibuild kami ng graven images sa puso namin. Now we surrender it to you. We crush it down. We let it fall. And we ask for your forgiveness, O Lord. Forgive us, O God. Forgive us, O Lord. Come on, it's between you and God. Be specific. Confess your sins to God. Confess our sins to God. Sikita kalamasakataka. Come on. Sikita kalamasakataka. Oh yes, oh God. Oh yes, Jesus. Amen. Make a decision now. Now is the decision time. Ito na ang oras ng pagsusuko ng buhay. Tapos na ang diablo sa buhay mo. Tapos na ang panlalansi ng diablo sa buhay mo. Ang tagal ka niyang niloloko. Ang tagal niyang kinuha ang attention mo. Now is the time that you are able to surrender your life to God. Surrender it now! Surrender your life to God now! Not tomorrow, but now! And if you surrender your life to God, God will reign in you. God's will prevail in you. And you will obey. And you will be humble to obey. Akala mo nanay mo nangungulit sa'yo? Hindi nanay mo yan! Ang Diyos yan! Sapagkat mahal ka ng Diyos. Akala mo kaibigan mo nangungulit sa'yo? Hindi ang kaibigan mo yan. Ang Diyos yan, sapagkat mahal ka ng Diyos. Kura ba shikidara ba ka? Yes, Lord. Sa oras na to, we decide, O God. We decide with our own will that we are surrendering everything to you. All our idols will lay down at your feet. And we ask for your forgiveness, O Lord, and cleansing, and mercy, and grace. Forgive us, O God, and cleanse us. And give us the grace, O Lord, to overcome. So that we will be able, Panginoon, to overcome all these idols in our lives. Kura ba shikarabaka? And then once you surrender your idols today, you shall be free to serve the Lord. Magiging malaya kang paglingkuran ng Diyos. At ito na ngayon. Oh yes, oh God. Sa oras na to, Panginoon, hayaan mo na maranasan ng bawat isa
na ikaw, Panginoon, ang nagpalaya sa kanila. We receive your forgiveness. We receive your mercy. We receive your grace, O God, that you might help us overcome, O God, lahat ng mga idols sa buhay namin. Yes, O Lord. Yes. Yes, Lord. Hallelujah. Shall we sing that song? I'll obey and serve you. I'll obey and serve you. I'll obey because I love you. I'll obey. My life is in your hands. If it's the way to prove my love when feelings go away. Ngayon tumatakbo ka. Priority mo ang basketball. Priority mo ang pag-aaral mo. Priority mo ang Dota mo. Priority mo ang computer mo. Priority mo ang internet mo. And God is patient to wait on you. But this is now the time of your deliverance. God is setting you free today. God will use you and God has called you. Ribishi karababa karababa karababa. Oh, rububushi kataka. Ribishi kita karababa shaka. Rubosoko toko ruboko ruboko.
I'm free to be the servant of the Lord.
Anointing of God upon your lives, young people of God. You shall do great and mighty things. The anointing of Daniel will be upon you. The anointing of the young people of the Bible shall be upon you. You shall turn this nation upside down for Christ. Your life shall be used by God for His glory. Lahat ng talento nyo, lahat ng skills nyo, i-develop, i-cultivate ng Panginoon at gagamitin niya for His glory in the name of Jesus. And so continue to love God more. Love God more and love the world less. Love God more and love the world less. Love the eternal and love not the temporal. You have given life to me. At sa oras na to, kung sino man ang mga nanay at tatay na nasa likuran, maaaring hindi mo na kayo natawag sa harapan, but you know you have your needs too. You have meron kayong mga sarili, mga hiningi sa Diyos. Lahat ng yan ay nag-agree ako para ito sa kabutihan ng pamilya nyo, para sa kabutihan ng inyong ministeryo, whatever it is. I bless all those desires and I bless all those needs in your lives sa oras na ito. At sino man sa oras na ito ang may pangangailangan ng sa sakit at karamdaman, nangangailangan ng kagalingan, himala, receive the healing of God, receive the touch of God. God is setting you free from sickness, disease, from all the pains, from all the worries of physical illnesses. The Lord is setting you free today in the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Bukas po kayo sa akin sa Hebrews 13 verse 15. Dala nyo po ba yung mga Biblia nyo? Sige po, makipagbukas po kayo sa akin. Sa Hebrews 13 verse 15. Sabi po dito, through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that confess His name, and do not forget to do good and to share with others, for such sacrifices God is pleased. Bago po ang lahat, di po ba kayo tataka, ba't parang lagi na lang po tayo nag-o-offering. Amen po ba? Sabi ko po, parang, Kuya Josh, ano ba yan? Ubus na yung pera namin, ganun. Pero sabi po dito, we should continually offer to God. Amen po ba? Kasi po, sabi dito, ang sa mga pagbibigay natin kay Lord, lalo na po yung sacrificial giving, lalo na po yung puntong walang-wala na po tayo. Pero bilang mga Kristiyano, hindi naman po tayo inaabot ng walang-wala na. Amen po ba? Kahit, kumbaga, meron pa rin po tayo pang sarili na natin, tapos binibigay pa rin natin kay Lord. Pero, pag binigay po natin yun, dun po talaga napapapurihan ng Lord. Amen po ba? Para ang lulungkot po ng mga mukha nyo. Hello mga kapatid. Alam nyo po, bago po tayo dumako sa lugar na to, dapat po isineset na po natin sa puso natin na kailangan ko magbigay muli. Amen po ba? At sa ating pagbibigay, dapat po hindi natin binibilang to. Amen po ba? Hindi natin sinasabi, ano, kakabigay ko lang, ito na naman. Kasi po ang Lord, napapagod po ba siya pag siya'y nagbibigay sa atin? Binibilang po kaya ng Lord yung binibigay niya sa atin? Hello? Hindi po, di ba? At para po sa mga hindi nakakaalam, kahit alam ko po lahat po tayo dito ay nakakaalam na, meron po ata tayong bago.
Meron po kasi tayong offering. Ito po yung binibigay po natin kung magkano ang sinasabi ng ating puso at magkano ang hinihingi ng Lord. Meron din po tayong tithes, yung 10% po ng ating kinikita at para sa mga kabataan, 10% ng ating allowance. Amen po ba? At meron po tayong sacrificial giving, yun nga po yung sinabi dito sa Hebrews 13 verse 15, kung saan talagang napagpapala ang Lord. Kasi po, di ba sa sacrificial giving, hindi mahalaga kung magkano yun eh. Kumbaga, yun na talaga yung kaya mo at yun talaga yung kaya mong ibigay. Amen po ba? At hindi yan yung basta tira-tira na lang kay Lord. Ayun po, so dapat po pag-a-attend po tayo hanggang matapos po itong 3-day camp natin. Huwag po natin kalimutan na bago po dumako sa lugar na to eh, iset na po natin yung puso natin na gusto pa rin po nating magbigay. Amen po ba? Narinig niyo po ba yung preaching kanina ni Prophetess Shannon Carillo? Di ba po ang sabi niya, we should not only prioritize God, kundi let's make Him our one and only. Amen po ba? Isa po sa paraan para po mapakita natin na talaga pong gusto natin siyang papurihan at talagang ipakita natin na isa siya sa mga priorities natin, eh dapat po magbigay po tayo sa Kanya. Amen po ba? Hello? Pero, isisingit ko ba yun? Sige, mamaya na. Sige, tapos po, sabi dito, di ba sabi po ng lingkod ng Diyos kanina, dapat po ipakita talaga natin kay Lord na hindi yung mga bagay na pangmundo yung mahal natin. Tulad po ng pera. Hello? May nagmamahal po ba dito sa pera? Or tayo po ay nagbibigay sa Lord dahil alam po natin na hindi lamang po tayo magbibigay para tumanggap, binibigay po natin to dahil mahal natin siya. Saan po ba natin ito gagamitin? Sa tingin niyo po ba libre po itong ating pinuntahan? Di ba po, paalingit po sa ating mga kaalaman, hindi po lahat nakapagbigay in full. Amen po ba? May mga hindi pa po nakapagbibigay at para po makatulong po tayo, hindi lamang po sa mga hindi nakapagbigay, kundi pati po sa pangangailangan ng church, eh magbigay po tayo para po mabayaran po natin at matustusan lahat ng pangangailangan sa 3-day camp na to. Amen po ba? Napagpahala naman po tayo ng 3-day camp, di ba? Kahit hindi po tapos. In Hebrews 13:15, sabi po dito, tayo po magbigay sa Lord, lalo na po ang sacrificial giving, kasi doon po natutuwa ang Lord. Amen po ba? At naway hindi po tayo magsawa sa pagbibigay kay Lord, dahil siya po ay hindi nagsasawang magbigay din sa amin. Sa atin pala. Amen po ba? Sige po, tayo po yung magbigay. Ipaikot po natin ang offering bucket at sa ating po pagbibigay ay magbigay po tayo ng may ngiti at kagalakan sa Lord.